Okay guys, welcome back to our channel. So for today's video, ang topic natin is about BPI business name renewal since yung business kasi namin is 5 years na siya and actually mag-a-apply sana kami ng BMBE. Pero doon lang namin nalaman na doon lang namin na-check na expired na pala yung aming business name. So yeah. So para gawin natin 'yan, punta lang tayo sa bnrs.dti.gov.ph. Okay, so ito yung landing page niya kapag nagpunta tayo sa dyan sa website na yan ng GTI. Tapos yan, meron ng notice. Notice lang naman ito nakikita natin na meron na daw charge na 8 pesos for payment of business name registration fees using their facility. Using yung facility ni PayMaya. So other payment options ay GCash, pwedeng LinkBiz portal, DTI teller, or credit and debit card. Okay, so close lang natin yan. Okay, so punta lang tayo sa Business New Services na tab. Click natin yung renewal. And then, lalabas tong terms and conditions. Actually, itong terms and conditions na to, same din naman to pag mag-create tayo for the first time ng business name. Okay, so meron dyan, yan, yung mga hindi allowed na names para sa ating business name, disclaimer, copyright, security notice, and data privacy notice. So, kung first time nyo mag-a-apply, guys, basahin nyo to dahil importante itong mga nandito dito. Pero since yung gagawin ko, itong video na to is about DTI business name renewal. So, definitely nabasa ko na yan before for how many times because ilang beses din kami nakapag-create before ng business name. Okay, so, having said that, i-click na natin yung I agree button. Okay, and then pupunta na dito sa, yan, renewal page. Tapos, merong hinihingi dyan na by reference code or pag pinuntahan natin yung others, lalabas dyan yung TRN or transaction reference number. So, saan magagaling yung transaction reference number? Yung dati nating DTI business name na certificate, yung nilabas na or yung print natin nung nag-create tayo online, nasa babang part siya ng certificate, ando dun yung TRN, tapos 7-digit siya na code. Okay? So, itatype ko lang siya. And then, click natin yung search. Tapos, lalabas na dyan yung business name, type ng business, registration date, status, and remarks, which is ready for renewal kasi ang registration date nito ay August 11, 2015 at nag-expire na siya noong August 11, 2020. So, actually, 2 months mahigit na siyang expired. Okay, so para mag-renew tayo, click lang natin itong business name. Lalabas na yung business information details ng business name na to. Andyan yung business information, yung business address, tapos sa baba, andyan yung personal information and residence address. Actually, sa point na to, hindi pa tayo pwedeng mag-edit ng mga address natin. So, kung meron tayong kailangan baguhin, let's wait for the next pages pa. Okay, so click lang natin yung next. Actually, yung barangay, yung region, yung municipality, pwede natin i-change siya. Kaya lang useless siya kasi naka-grade out din yung yan, yung house building number, yung street address, yan, hindi natin siya ma-change. Yan, pwede natin i-highlight pero yeah, walang hindi natin siya ma-change manually. Click lang muna natin yung next na button. Okay? Tapos dito, nagtanong kasi ako sa taga DTI Muntinlupa, sabi niya, sabi ko, paano kung kailangan kong mag-change ng address? Sabi niya pag re-renew daw, i-click ko lang daw yung renew only. So, meron ditong cancel, renew only, and update scope and renew. Ano yung update scope and renew? Halimbawa, barangay level lang yung chinus ko dati. Gusto kong gawing national. So, eto yung kiklik natin. Pero otherwise, doon lang tayo sa renew only. So, click na natin yan. Ayan, antayin lang natin. So, pagdating natin dito sa page na to, so kung mapapansin nyo, editable na siya. Naka-white na siya. Hindi na-grayed out yung mga fields. Okay, so,
fill out ko lang muna to, itong mga details, yung business address, yung personal address, and yung, basta lahat ng details dito sa page na to, and then, papakita ko sa inyo yung pag magpo-proceed na tayo sa next step. Okay, so tapos ko na siyang i-fill out, guys, yung business address. Sa baba niyan, merong personal information and yung residence address. Kung sino naman yung business address niyo, lalo na sa mga online sellers na yung residence address lang nila yung ginamit na ng business address, i-click niyo na lang yung ito, yung sabi, copy my business address details to my residence address para hindi na kayo mag-fill out manually. By the way, sa personal information, pwede nyo i-change yung email address, pwede nyo lagyan ng owner's team number, but the rest, same na yon, yung mga first name, middle name, last name, citizenship, civil status. Of course, pwede nyo palitan, di ba? Yung birth date yan, kasi may drop down naman. Pero kapag yung yan, yung the rest na naka-grayed out na siya, hindi na siya pwede i-change, okay? And other details, yan, pwede tayo maglagay ng asset, capitalization, gross sales receipt, number of employees, and yon. Magre-reflect na yung total employees nyo dito. Okay, so after nyo i-fill out yan, click lang yung next na button. Bakulod, no? So, dahil hindi ko pa siya nalagyan ng PSIC, hindi siya nag-proceed. So, upon checking, yung PSIC lang naman yung kulang natin, guys. Click natin yung advanced search kung hindi natin alam kung lalagyan natin dyan. And then, select division. So, pipili din tayo. So, ngayon, ito required na pala siya. Dati kasi, nung nag-create ako ng business name, for the first time, walang ganito. So, that was 5 years ago. Okay. So, yun. Yun lang ang ano dito kasi parang hindi ko na alam kung saan ko ba siya ipapasok dito kasi online business ito. Tapos ang mga nandito dito, ayan, agriculture, mining and quarrying, manufacturing, definitely, hindi pasok dyan yung online selling. Tapos merong electricity, gas, steam, yan, water supply, so hindi tayo dyan. Construction, tapos wholesale and retail trade, transportation and storage, accommodation, information and communication, tapos ano pa, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support activities, ano pa ba, education, public administration and defense, human health and social work activities, arts, entertainment and recreation, other service activities, and yung panghuli, activities of households or as employers or activities of extra-territorial organizations. So, ngayon, ang question is, saan tayo belong kung tayo ay online seller? Okay, so definitely hindi tayo pwede dito sa other service activities. Kasi nga, service yan. Online seller of goods tayo. Okay, so hanapan natin kung saan siya pwedeng mabelong. Okay. So, actually, dito lang siya, sa mga online seller ng items, dito lang siya pwedeng maglaro sa tatlong yan. Wholesale and retail trade. So, walang online seller na PSIC. So, dito lang tayo mamimili. Yan, wholesale and retail trade. Meron dyang repair of motor vehicles. Repair. Puro motors, ayan, motor vehicles, motorcycles and personal and household goods. Household goods. So, pwedeng doon siya mabilong. Ayan, yung una, retail trade except of motor vehicles. Yung pangalawa, wholesale and retail trade and repair. I assume so, sa motor vehicles yan. Wholesale trade except of motor vehicles. So, yung una, retail trade except motor vehicles. Yung pangatlo, wholesale naman siya. Except of motor vehicles. Ibig sabihin, more on parts siguro siya or other items. So, yun. So, dito tayo, either sa retail trade or sa wholesale trade. Ito, automatic, related siya sa motor vehicles or motorcycles. So, yung online sellers na not related sa motorcycles or motor vehicles, ang pagpipilian nyo lang itong retail trade or wholesale trade. Okay? So, dun tayo sa retail trade. Ayan. So, hindi natin makita ng buo, no, kung ano yung mismo section and division yan, ano. Ayan, sa group and class, so dito pipilin na tayo kung saan dyan belong yung ating business.
Okay, so actually yung online sellers, guys, pwede tayong pumasok dito sa, ayan, retail trade, not in stores, stalls, or markets. Ayan, retail sale via mail or telephone order houses or via internet, which is yung online selling nga, diba? Kasi internet naman yung gamit natin sa online selling. Ayan. Yan yung pwede nating maging ESIC para sa mga online sellers. That or pinag-iisipan ko kung ito bang asan na yun? Itong retail sale of other goods in specialized stores. So, kung hindi dito belong yung mga items natin, yan, kung hindi dyan sa other four na yan, so, pwede dito, other retail sale of new goods in specialized stores. Kasi brand new naman yung mga items, diba? So, pwedeng dyan. Yan or ito. Okay, so, kasi yung registration ko with BAR, ganyan yung, ano niya, parang ganyan yung pagkakasulat sa kanya. So, eto yung pipiliin ko na lang. Okay, so, kayo kung anong depende, sa tingin nyo mas, swak dun sa business nyo, dun sa klase ng business nyo na ino-online nyo, yun. Yun yung piliin nyo, guys. Okay? Okay, so dito sa subclass, mas detailed na siya, guys. So, para sa online selling, dito tayo sa pinaka-last, yung other retail sale of new goods in specialized stores. Okay, tapos pipiliin na tayo next ng descriptor. Okay, so sa descriptor, kung mapapansin natin, puro related sa pets. So, kung hindi doon related yung inyong business, doon na lang kayo sa pinaka-last, which is specialized goods trading. Okay, so click lang natin yung choose descriptor and close button. Click lang natin ulit yung next button. And then, i-display na niya itong undertaking with a reference code above. Importante na mag-download tayo ng copy nito kasi kakailanganin natin yung later on sa mga application natin with banks. So, yan, nag-download na ako. Nagkaroon siya ng PDF file and automatic masasave yan sa downloads folder. So, pwede ko na rin yung process. Ayan. So, yan, processing na guys siya. Antayin na natin. Ayan, loading pa rin siya. Okay, so after niyang masubmit natin yon, ito na ulit tumabas na siya. Nandiyan yung business information, yung payment details, which is yung gagamitin natin pag nagbayad tayo. Pwede tayo magbayad sa GCash. Ayan. So, andiyan yung processing fee, 500 pesos. Andiyan yung payment reference code. Okay, dinidisplay din niya yung scope, transaction type, which is renewal, tapos registration type, which is DTI, sole proprietorship. Okay, so meron ditong choices kung paano natin siya babayaran. Merong GCash, Visa, MasterCard, or JCB, PayMaya, Land Bank, or DTI Teller. Okay, ang doc stamp fee ay 30 pesos. Okay. So, ang pipiliin kong payment method ay GCash. And ipapakita ko later kung paano natin yung babayaran. Okay? And then, click na natin yung proceed payment. Pero bago yan, pakita ko lang din sa inyo pala kung ano nakadisplay dito sa baba. Yan, dyan yung payment options. Transaction fees. Kung sa Land Bank link this tayo, 15 pesos daw yung charge. Yan, cash payment 30 pesos, peso net 25 pesos. GCash, ang charge ay 10 pesos. Pag sa PayMaya, online checkout and PayMaya 1, 1.25% of transaction amount. PayMaya QR, 0.50% of transaction amount. Bills payment via PayMaya app, 8 pesos, which is yung nasa simula natin kanina, diba? Yung notice doon. And then, smart padala, 10 pesos ang agent fee. Okay, so proceed payment na tayo, guys. Okay, so ito na yung dinisplay niya, GCash na siya diretso. So, akala ko actually sa GCash app ko siya gagawin yung payment. Tapos lalagay ko lang yung reference number. Pero hindi pala, dito na pala siya online. Sa online. Okay, so kailangan lang natin i-input yung mobile number natin na naka-register sa GCash app. Okay? So, ilagay ko na muna, guys. And then, click lang natin yung next na button. And then, yun. Enter daw yung authentication code. And then, submit code.
Ito yung 4-digit MPIN daw, ilagay lang natin. Ito yung pag nag-register tayo, or nag-login tayo sa ating GCash app. Okay? And then, click next. So, gaya ng nabasa natin kanina, yung binabasa ko, 10 pesos po yung charge pag GCash ang ginamit natin. So, ayan, dinisplay lang niya yung merchant, which is Department of Trade and Industry, amount due 530 pesos. Dinidisplay din niya, guys, yung GCash balance natin. Tapos, ayan, kailangan natin confirm yung payment, which is yun, yung amount due nga is 530 pesos, by clicking confirm and pay button. Okay, and then loading ulit siya. So, after niya mag-loading kanina, ito na po yung lumabas. Sabi dyan, a verification code has been sent to your registered email address. Tapos, yun, punta na natin yung email na yun, and then ilalagay natin yung verification dito sa field na to. So, napaka-importante na updated yung email address natin dahil dito nagsisend ng email verification si DTI. I received 3 emails from DTI, pero yung latest lang naman yung kakailanganin natin, which is yung transaction inquiry. Yung verification na yan, copy lang natin yan dun sa BNRS portal. So, click lang natin yung proceed. Okay, so ito na po yung lumabas. Transaction summary, transaction status completed. So, pwede natin i-click yung official receipt para ma-print natin yung official receipt. Siyempre, for our records. And then yung certificate, pwede na rin natin i-download yung undertaking dito sa part na to. Okay, so i-click lang natin yan. I-print natin yan. Kung meron tayong physical store, kailangan natin i-display yan. Otherwise, for records natin, syempre, i-click natin yan. Okay, so ito, da-download ko yan. So, yan, ito, da-download ko yan. Certificate. Da-download ko rin yung official receipt. Okay, so hindi naman yan mag-open kung hindi nyo i-click yan. And dito siya sa baba. And pwede nyo rin siyang i-check sa downloaded na folders. So, para mapuntahan natin yan. Ayan, sa downloads pala na folder. Ayan. So, ando doon na siya. BN certificate, undertaking at OR number para doon sa ating transaction number. So, again, ready na po siya. Okay na po siya. Completed na tayo. Removed na yung ating DTI business name. So, another, ang next na renewal ay gagawin after 5 years na po. So, again, that ends my presentation. So, sana po nakatulong sa inyo itong video na to. If you have any questions, comment lang po kayo sa baba and I will try to answer your question if I do have time. But for now, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo whenever I upload a new video. So, that's it, guys. Bye. Thank you for watching.